Mama, halos manlaki ang mata ko nang makita ko si Tita Melba. Ang babaeng itinuring kong ina pero basura lang ang tingin sa akin. At kailanman ay hindi ako itinrato bilang isang anak. Hindi nga ako nakaramdam ng kahit konting pagmamahal mula sa kanya. At masasabi kong magkaibang magkaiba sila ni Mama dahil wala siyang puso. Ginisian niya lamang ako at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Parang ang bilis niya naman makalaya sa kulungan. Pagkatapos ng lahat ng mga pahirap at ginawa niya sa amin ni Mia. Kahit na ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin talaga nawawala ang mga sugat na idinulot niya sa akin. Nakatatak na iyon. Hoy, sino tinitignan mo dyan? Party to ng kambal mo yana, girl. Kaya huwag kang lutang. Napabalik ako sa katinuan dahil kay Cheska. Nginitian ko na lamang siya. Pagtingin ko ulit sa direksyon na yun, ay wala na si Tita Melba. Imposible namang guni-guni ko lamang iyon. Kita ko ang paghanga sa mata ng mga bisita habang nakatingin sa akin. Naramdaman kong may umakap sa aking bewang. Si Lucas lang pala. Mabuti na lang talaga at di-revealing ang aking suot. Napakaseloso pa naman ito. Nasa harapan kami kasama si Stephen at Stephanie. Wala akong masabi kung hindi ang ganda talaga ng theme ng party. Para ang lahat nasa isang magarbong palasyo at kami ang royal family. Para sa mga anak namin ay handang gumastos si Lucas kahit magkano. Nagulat ako nang bigla na lamang namatay ang mga ilaw. Ngunit bigla rin iyong bumukas. Agad kong nakita si Lucas na nakaluhod ang isang puhod sa aking harapan at may hawak na maliit na kahon. Saka ko lamang napagtanto kung ano yun. Hiyawa ng mga bisita ang aking narinig. Ano pang ginagawa mo? Mahina kong sambit. Tumayo ka nga dyan. Sabi ko pa. Tila musika sa aking pandinig ang mahina niyang pagtawa. Samantalang ako ay naluluha na at sa sobrang kagalakan ang aking nararamdaman, lalo na nang banggitin niya ang mga salitang iyon. Will you marry me, wife? What I mean is, a church wedding where everybody will know it. Can you be my queen? I promise that I'll protect you no matter what happens. No one can hurt you ever again as long as I'm here. Sabi niya pa. At tuluyang pumatak ang masaganang luha mula sa aking mga mata dahil sa labis na saya. Makakatanggi pa ba ako? Ngayon pang magkakaanak na ulit tayo? Pabiru kong sabi. Mabilis niyang sinuot ang singsing sa akin, tsaka siya tumayo at kaagad akong niyakap. Pati ang mga bisita ay naiiyak na, lalo ang anak kong si Stephanie. Bakit pa kasi ang madrama ng buhay? Sharpshooter ka talaga, bro. Hindi na ako magtataka kung triplets yan. Sigaw ni Calix kay Lucas, kaya nagtawanan ang ilan sa mga bisita lalo na ang matatanda. Kita ko ang kasiyahan sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi pa rin siguro makapaniwala sa aking sinabi. You don't know how happy I am. Bulong niya sa akin. Lumapit na sa amin si Stephen at Stephanie. Pero hindi pa rin talaga mawala sa isip ko ang nakita ko kanina. Si Tita Melba nga kaya yun? Bakit pakiramdam ko ay nagmamasid sa amin? Meron pa rin akong pag-aagam. Pagkatapos noon ay kainan na. Kakaiba kasi ang games nila. Tila puro payamanin pa rin pero ayos naman. Magkakasama kami sa isang table. Ako, si Lucas, ang kambal, si Mama, si Mia, si Mama Luciana at si Lassie. Walang gulo sa pagitan ng isa't isa. Ngunit kaagad na nawala iyon dahil sa lumapit na hindi ko inaasahan. Yana, may cousin. Bakit hindi nyo naman inimbita si Mama? Parang di naman tayo magkakapamilya niyan. Muntik na nga kaming hindi papasukin kanina. Nakakairitang sabi ni Miles. Nasa kanya na tuloy ang atensyon ng mga tao. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Ang kapal na mukha. Wala rin akong kapamilya na plastic. Matapang ko siyang hinarap. Sarili niya lang ang
pinapahiya niya. Ang gara ng suot eh. Ano, utang na naman ni tita? Tapos ano, ako huhututa ng pera? Kaya ko pa rin silang ipakulong ulit. At this time, baka di na sila makalaya. Tinaasan niya ako ng kilay at tumawa pa. Parang baliw. Hello, Tita Myrna. Ang yaman mo na ah. Mana talaga sa'yo si Yana eh. Parehas kayong mukhang pera at maruming babae. Mahilig manukit ng mayaman, ganun. Napakabastos talaga. Kinuha ko ang isang baso ng tubig at binuhos yun sa kanya. Nakakapeste siya. Sasampalin niya na sana ako pero nahawakan ni Lucas ang braso niya at pabalya din iyong binitawan. You don't have the rights to hurt my wife. At malakas siyang itinulak ni Lucas kaya napaupo ito sa sahig. Guards! Sigaw niya kaya naglapitan ang mga gwardya. Alisin niyo ang babaeng yan. Huwag nang papasukin pa. Sigaw din niya sa mga ito. Kaya dinampot nila si Miles at inalis para ilabas dahil ng gulo ito. Tila wala naman sa mga bisita ang nangyari. Ngunit nabahala ako na makita si Stephanie na tila takot at takot dahil sa nasaksihan. Napayakap na lang ito kay Mama. Si Mama Luciana ay tila may gustong sabihin, ngunit tilang masabi. Napayakap na lang ako kay Lucas. Medyo nagtagal pa ang kasiyahan bago natapos ang lahat. Masaya naman ang kinalabasan at naging masaya naman ang kambal. Marami rin kasi ang regalo na kanilang natanggap at nakilala sila ng maraming tao at syempre, unang birthday na kasama nila si Lucas. Ate, sorry di ko nasabi na laya na si Nanay at Ate Miles. Sorry talaga Ate Yana. Paghingi ng tawad sa akin ni Mia. Iyakap ko na lamang siya. Lumapit si Mama sa amin kaya napalayo sa akin si Mia at napayo ko. Tila hindi siya sanay sa presensya nito. Hindi pa nga pala sila ganun ka-close. Takot din siya kay Mama. Teka lang. Pagtawag ni Mama kay Mia nang aalis na sana ito. Doon ka na sa mansyon tumira. Tutal wala naman akong kasama. At hindi ka naman siguro tulad ng nanay mo. Sabi ni Mama sa kanya. Kaya napatango na lamang ito. Iniwan ko na silang dalawa dahil hinihintay na ako na mag-aama ko sa sasakyan at gabi na rin. I still can't believe that Yana is pregnant, na magkakaanak na ulit kami. I am so happy dahil yun rin naman talaga ang gusto ko. And this time, pumayag na talaga siyang magpakasal sa akin. Siya ang nagdudulot ng sobra-sobrang kasiyahan sa buhay ko. Kaya ayoko siyang nasasaktan. Kaya nang makita ko ang gagawin ng pinsan niya, ay di ko napigilan ang magalit. Saan sila nakatira? Agad na tanong ko sa private investigator nang sagutin nito ang aking tawag. Kailangan malaman ko kung nasaan ang mag-inang iyo na salot sa buhay ng aking asawa. Kaya ko silang burahin sa mundo. Isang pitik ko lamang kaya wag nila akong susubukan. Kung si Cassidy nga at Rios ay nanahimik na, baka gusto nilang sumunod sa mga ito. Wow bro, lumalabas na ngayon ang bad side mo ha. Ano, may gusto ka ba bang ipatrabaho? Sayang din naman ang ibabayad mo sa akin. Sabi sa akin ni Calix. Sinamaan ko ito ng tingin kaya napatahimik. Baka kasi mamaya ay may makarinig. Ayokong matakot sa akin si Yana at ang kambal. Ngunit ang salita ulit si Calix at tumatawa pa talaga ang hayop. Ang bibig talaga nito hindi mapigilan. The demon is back. Ma, anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Mia sa ina ng umagang iyon. Nalaman kasi ng babae na aalis ng mansyon ang kanyang kapatid, kaya agad nitong pinuntahan ang anak. Magagamit niya kasi ito para sa kanyang mga plano. Hay naku Mia, tigilan mo na nga yung kaartihan mo. Sigaw nito sa kanya, tsaka umupo sa sofa at sumandal pa. Isa lang naman ang hinahangad nito. Yun ay ang lahat ng yaman ng kapatid at gawing miserable ang buhay nito. Magbagong buhay ka na mama. Tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Baka mapatawad ka pa nila Ate Yana. Ngunit tinawanan lamang siya nito.
Kahit na marami itong naging pagkukulang sa kanya at di naging mabuting ina, ay mahal niya pa rin ito at hindi mawawala yun. Tutal, magaling ka rin naman magbait-baitan. Ituro na natin. Tumayo ito at may inabot sa kanya. Inilapit ang bibig sa kanyang tenga. Batid niyang may masama na naman itong pinaplano. Ipainom mo yan kay Mirna. Baka sakaling bumalik ka tayo sa dati at ituring ulit itong anak. Noong nasa kulungan pa ito at ang kanyang ate Miles ay lagi siyang dumadalaw. Ngunit bale wala lamang iyon sa mga ito. Ma, hindi ko kaya. Halos paiyak niya nang sabi. Hindi niya magagawa yun. Alam niya kung anong klaseng gamot yun. Unti-unti nitong papatayin ang kanyang tiyahin. Ngunit umalis na ito kaya hindi niya alam ang gagawin. Grandma! Napangiti na lamang si Hannah nang makita ang kanyang mama. Ngayon lang ulit kasi ito nakabisita sa kanila dahil marami rin ginagawa. Lumapit siya dito at nakipagbeso. May mga dala ito para sa kanya at sa kambal. Maayos naman si Mia. Natutuwa ako at may kasama na ulit ako sa mansyon. Pagkikwento nito, alam niya namang magkakasundo talaga ang dalawa dahil kilalang kilala niya na si Mia. Ibang-iba ito sa kanyang tiyahin at pinsan. Ma, sigurado ka ba talaga sa akin na ang kumpanya ni Tito Sandro? Bakit di mo nalang ipamahala sa iba? Hinawakan nito ang kamay niya at pinasil iyon, tsaka tipid na ngumiti. Hanamichi ka anak, at matagal ng gusto ng tito mo na mapunta sa iyo iyon, kahit na alam naming mayaman rin ang asawa mo. Pagpapaliwanag nito, kapakanan niya at ng kambal ang lagi nitong iniisip. Ang swerte niya talaga dito. Nagyakapan muna silang mag-ina. Tsaka niya tinuloy ang pagkain. Pumunta muna ito sa kambal at nakipagpintuhan sa mga apo. Si Lucas ay nasa kumpanya nito, kaya mamaya pa ang uwi. Namimiss niya ito kaagad. Sir, may nagpapabigay po. Pumasok sa opisina ni Lucas ang isa sa kanyang mga empleyado. Inabot nito sa kanya ang isang kahon na hindi naman niya alam kung kanino nang galing. Nang buksan niya iyon, mga litrato ang kanyang nakita. Si Yana na may kasamang ibang lalaki. Ang ex-boyfriend nito at ang masakit ay naghahalikan ang dalawa. Nakaramdam siya ng labis-labis na galit. Ikakasal na sila at may anak na. Nabuntis niya na nga ulit ito. Fuck! Napasabunot na lang siya sa sariling bukok. Ginulo niya ang gamit sa kanyang mesa kaya nagsilaglagan iyon. Sumusumpong na naman ang dating siya. Madaling magselos at magalit. Akala niya ay nawala na iyon. Halos mabaliw na sa kakatawa si Miles habang kasama ang boyfriend na si Gino. Nasa loob sila ng kotse. Siguradong magugulo na naman ang buhay ng pinakamamahal niyang pinsan. Magaling kasi siya kaya ganun. Edit-edit lang, diba? Ganun. Siguradong nag-aapoy na sa galit ang Delfero na yun. Baka isipin niya, malandi ang asawa niya. Ayun, magugulo ang pamilya nila. Makakaganti kami ni Mama. Mga tanga pa naman ang mga yun. Kawawang Yana. Siguraduhin mo lang, Miles, na hindi tayo sasabit dito. Sigaw ni Gino sa kanya. Hinalikan niya na lamang ito upang matahimik. Ang daming satsat, gusto din naman. Pagkatapos ay umalis na rin sila sa lugar na iyon. Kinagabihan ay umuwi na ang kanyang asawa. Umalik siya sa pisngi nito, ngunit wala pa rin itong imik. Hindi alam ni Yana kung ano ba ang nangyayari dito. Kain na tayo. Sabi niya dito, hinintay niya pa kasi ito umuwi. Ang mama niya ay kanina pa umuwi at tulog din ang kambal. Pupunta na sana siya ng kusina, ngunit mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso at nasaktan siya dahil doon. Hindi din alam kung bakit ito nagkakaganon. Are you fucking cheating on me? Masigaw nitong tanong. Halos isampal na nito sa kanya ang ilang mga larawan. Ngunit isa lang alam niya, hindi siya yun. Hindi nga siya umaalis ng mansyon. Matiim at galit itong nakatitig sa kanya. Hindi ako yan. Alam mo naman na maraming gustong sumira sa atin. Ngunit isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Lucas.
Punong-puno ng galit ang tingin nito sa kanya. Mukhang hindi na nga ito ang kanyang asawa. Are you lying to me? Kaya ba ayaw mong napunta sa kumpanya dahil may iba kang pinupuntahan, ha? Tangina, sumagot ka. Huwag mo naman akong gaguhin. Sigaw nito, kaya nagsipatakan na ang kanyang mga luha. Hindi, hindi ko yung magagawa sa'yo. Putang ina, Lucas, may kambal na tayo at buntis ako. Kaya paano ko magagawang magloko? Mahal mo ko, pero wala kang tiwala sa akin. Umiiyak niya nang sabi at naglakad siya papalayo dito. Natatakot na baka masaktan ulit. Patakbo siyang umakyat ng hagdan at tinungo ang kwarto ng kambal. Tumabi siya sa mga ito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kay Lucas. Kung kailan pa na nagiging maayos ng lahat. Napatulo na lamang ang kanyang mga luha. Hindi naman kasi ito dating ganun. At nagawa siya nitong saktan at doon siya labis na naapektuhan. Para may kung anong demonyo ang sumapi dito. Nakakatakot na ito. Hindi na ito ang Lucas na kilala niya. Nakakatakot na ito.